Marahil kaibigan ay pamilyar na kayo sa mga kwentong gaya nito nang mapapanood nyo ngayon. Dahil sa video nito, meron ho akong 5 ipapakita sa inyo na pinakadelikadong lugar na hindi nyo dapat puntahan na mag-isa, mga kaibigan. So number 1, ang Pulong Diablo. Ang Pulong Diablo ay isang isla, kaibigan, sa isang malayong lugar. At maraming nakatira dito na tao na nagsasabi, mga kaibigan, na ang lugar na ito ay talagang napakatahimik at maraming namamatay sa dagat dito. At ang karamihang namamatay dito ay ang mga bata, dahil ayon sa kwento, noong panahon mayroong batang namatay dito at ang kanyang pangalan ay Kalaro. Ang batang ito ay naghahanap na makakalaro sa tubig, kaibigan. At ang mga naglalaro sa tubig ay kanyang binibiktima. Kaya nga ho, naaakit ang mga bata na maligo dito. Kaya nga ho, hindi ho masabi kung bakit bigla-bigla na lamang namamatay ang mga bata dito. Ayon din sa mga matatandang nakatira dito at ayon din sa ibang nakakita, eh meron nga ho silang nakikita dito na kapre sa ilang puno, kaibigan. Lalo pat maraming malalaking puno dito na tinitiraan. Di umano ay isa sa isidente dito ang nakakita na ho ng isang kapre, kaibigan. So number 2, Balite Drive. Alam nyo ba na Balite Drive ay isa sa nakakatakot na lugar? Lalo pat pagsapit ng gabi ay may mga nagpaparamdam nga dito na hindi maintindihan, mga kaibigan. Saksi dito ang ibang mga taxi driver, tricycle driver at iba pang dumaraan dito na mayroon nga akong nagpapakita sa tabi ng kalsadang ito. Dahil ayon sa kwento, mga kaibigan, matagal na panahon nang lumipas, may babae nga akong ginasa dito ng mga Hapon. At malamang yun ho ang nagpapakita sa kanila, dahil ang kaluluwaw nito ay hindi matahimik at naghihingi ng tulong. Malamang, kaibigan, eh kung ikaw sa sitwasyon ng ganito ay matatakot ka rin. Number 3, Manila City Hall. Alam ko po, mga kaibigan, na pamilyar na kayo sa lugar o sa pangalang Manila City Hall. Alam nyo ho, kaibigan, na maraming namatay dito noong unang panahon. Ayon nga ho sa mga pumupunta rito, lalo pat binibisita ito ng maraming tao, mga kaibigan. E pagsapit nga ho ng gabi, e mayroon nga ho silang naririnig dito na ibang busis o kakaibang busis, kaibigan. Kagaya na lamang ng umiiyak, humihingi ng sakslolo at di umano'y ginagahasa ng mga babae, kaibigan. Ganun pa man, mayroon pa rin mga nagkakasiyahan dito. Hindi ho ito normal, lalo pat isa itong abandonadong lugar, kaibigan. Dahil ang lugar ho na ito, nang matagal ng panahon, kaibigan, ay madalas hong nagkakaroon ng mga patayan. At malamang, kaibigan, eh ang mga kaluluwang ito ay hindi matahimik at nangangailangan ng tulong. Kaya ho, nagtataka ho ang mga tao dito dahil napakalamig ho na lugar ang Manila City Hall. Number 4, Tulay sa Quezon. Alam niyo ho ba ang kwento sa tulay ng Quezon, kaibigan? Ang kwento sa tulay ng Quezon ay napakatagal na hong kwento ng mga matatanda, kaibigan. Ayon nga ho sa mga kwento ng mga matatanda, karamihan nga ho ng pinapatay dito, ibinubuhos ang tugo sa tulay upang mas lalo pa ho itong tumibay. Subalit, ganun pa man, maraming nagpapakita sa tulay na ito. Di man natin alam, kaibigan, ang totoong kwento ng tulay sa Quezon, kaibigan, kung pinapatay nga ba o dahil binubuhos ang dugo sa tulay para tumibay. Di ho natin alam. Ang alam po natin, kaibigan, may mga nagpaparamdam dito dahil maraming nahulog sa tulay na iyan. So number 4, Biringan City. Alam niyo ba, kaibigan,
na ang Biringan City ay mayroong kwento ng isang lalaki at babae. Noong unang panahon, kaibigan, may isang lalaki at isang babaeng naglalaba sa tabi ng kagubatan. Di umano'y nakita ng lalaki ang isang palasyo na napakaliwanag, kaibigan, na hindi nakikita ng isang babae. Ayon sa mga taong na dumadaan dito, e tuwing dumadaan nga sila dito ay para silang nasa tabi ng city, kaibigan. Samantalang kagubatan naman ho ang lugar na iyon. Magtataka kay kaibigan kung makakarinig ka ho ng mga umaagunos na sasakyan sa kagubatan, kaibigan. So, napaka-imposible yung mangyari yon kung sa kagubatan, magkahagunos nga ho ang mga sasakyan dahil sa city lang ho yun nangyayari. So, kaibigan, maraming salamat sa panunod sa video ko ngayon at sana nag-enjoy kayo at abangan nyo ang mga susunod ko pang video.